Hello guys, meron tayong in-order na bagong gearbox ng ating washing machine. So dito sa pag-order ng ating gearbox, bibilangin natin yung luma. Ito yung pinaka-tip niya. Ayan. Dito ang pinaka-tip nito ay 10. So bibilangin yan. Hindi kayo pwedeng maglagay ng 11 or 13 teeth, mga ganun, 12 teeth. Kung ano yung nakalagay na luma niya, yun pa rin yung ilalagay nyo na gearbox. So 10 teeth to. Kasi pagka nilagyan nyo to ng 11 teeth, so hindi siya saswak dito. Ito yung pinakangipin niya. So nakalagay dito 10 teeth, tapos sinalpakan nyo siya ng 11 teeth, masisira yung pinakasalpakan niya dito. So kung ano yung nakalagay dito 10 teeth, kailangan 10 teeth din yung gearbox. So hindi nyo pwedeng palitan nyo ng ibang gearbox. Kung ano yung nakalagay doon, yun na yun. So dito sa pagbabaklas ng lumang gearbox, uunahin yung tanggalin itong LC. So may tornilyo yan dito sa gitna. Pag natanggal nyo, so sunod naman natin yung ating gearbox. So ngayon, bumili tayo ng bago. Papakita ko sa inyo kung paano ikabit. So baklasin na natin ito at itataob natin. Okay, so ihiga natin tong ating washing machine. Tatanggalin natin yung pinaka-tornilyo niya. Apat yan. So ito yung ating lagay ng gearbox. O, pupunasan natin tong pinakabutas na to, tapos ito yung kanyang tornilyo. So dito yan nakalagay, yung apat na tornilyo. Tanggalin muna natin para mapunasan, kasi nilinis natin to. Punasan natin yan para paglagay natin ng rubber, lumapat siya, saka lalagyan natin siya ng kasil. Kasi dito lumalabas yung tubig pagka sira na yung ating gearbox, saka dito sa pinaka ganto, yung oil seal, dyan lumalabas yung pinaka tubig, tapos kakatas siya dito. Dito pala lumulusot, tapos dito lumalabas yung tubig doon. Tapos napupunta doon sa motor, nababasa, kaya nasisira yung ating motor ng washing machine. So ngayon dito, sa bago natin ito siya isalpak, susukat muna natin. Dapat ito lalapat siya doon. Dito, kasi pagka hindi siya lumapat, kakatas yung tubig dito. So susukatin muna natin. Medyo maigpit, ugaugayin nyo lang para pumasok. So okay, swak naman siya. Medyo maigpit lang. Tanggalin muna natin. Okay, so bago natin isalpak to, lalagyan natin siya dito ng pinaka bulkasil para sigurado na walang lulusot na tubig mula rito. Thank you.
Okay guys, so lalagyan natin ng bulgasil dito. Tamang dami lang, wag sobra. Para kung sakaling masira ito in 1 year, so mabaklas pa. Kasi pag hindi na nabaklas to, sis, mahirapan yung susunod na gagawa. Ayan, isusulot lang natin. Tapos yung 4 na tornilyo dito, itatapat natin na siya dito. Isilipin natin. Pag naikabit na natin, higpitan natin yung tornilyo para lumapat na siya. So unahin natin dito sa taas. Pagkalagay natin, sunod naman dito sa baba. So pa-cross ang kabit natin ng gearbox. Ayan. Kasi dito lang may chance na tumagas sa gearbox, kaya nasisira yung mga motor natin. Kaya pagka nakita nyo na may tagas na yung pinaka gearbox niya, palitan nyo na ng bago. Wala, mahigpit yan para sigurado na lumapat yung guma. Yan lang naman yung tornilyo niyan, yung 4. So, okay na. Okay guys, so nakikabit na natin yung gearbox. So, dito naman, meron pa tayong ilalagay dito. Konting bulkasil para siguradong walang tatagas. So, dito sa pinaka gilid. So kailangan yan tuyo para pagka naglagay tayo bulkasil, kumapit siya. So yung ibang mga bagong washing machine, walang nakalagay na ganito. Eh minsan pagka tagal nang ginagamit, nagkakaroon siya ng konting siwang. Yun yung nagkakaroon ng konting leak. Kaya kabago-bago, nasisira kagad yung kanilang washing machine dahil dito sa ano na to, sa gearbox. So pag nalagyan na natin, ikakabit na natin yung kanyang washer. Ito yung washer. So kailangan to kasi pagka wala to, yung ating LC, bumababa siya tapos kumakayod siya dito sa gilid. So yun yung mga nagiging sanhi kaya nag-iingay yung washing machine, parang may kumakaskas. So ito, washer lalagay natin. So i-stop lang siya doon sa pinakakanal ng ating gearbox. So ngayon pag nilagay ni washer, lalagay natin yung LC. Okay, so ito yung ating LC. So sasalpak natin, tapos iikot lang natin ng konting ganyan yan. Tapos uga-ugayin lang natin para lumubog siya. So dito yan sa gitna. So higpitan natin yan. At kailangan niya mahigpit para hindi umangat tong ating LC pagka umiikot na yung ating washing machine. So dito malalaman natin na sira yung ating gearbox pagka umiikot siya ng kanan kaliwa. Tapos maingay siya. Yung parang may kinakaladkad na traktora, parang ganun ang tunog.
Tapos, umiikot yung ating washing machine. Tapos, hindi umiikot yung LEC. So, may posibilidad na sira na rin yung ating gearbox. At isa pa na dahilan kung ba't minsan okay naman yung gearbox ay yung kanyang belt. Maaaring pudpud na o palitin na. So, yun lang yung mga kadalasan na sira kung bakit hindi umiikot tong ating LEC. So, hanggang doon na lang yung ating tutorial tungkol sa pagpalit ng bagong gearbox. Maraming salamat.